Ayun. Hi guys, good evening and welcome dito sa Facebook Live. This is Edward Reformina and tonight meron tayong maikling na lang Facebook Live na gagawin. And in this session, gusto kong gawin natin ay pag-usapan kung ano yung mga frequently asked questions na madalas tinatanong sa inyo as an affiliate partner of Unity Network, no? And ayun, pag-usapan natin 'yon. And you can also ask me anything, no? Ask me anything na related sa online affiliate marketing, so online business, o kaya sa Unity Network affiliate program. So lahat ng mga gusto mong itanong, pwede natin yung pag-usapan. And kung nabasa mo yung pinaka-recent na post ko sa group page natin, sabi ko doon na humingi ako ng tulong sa mga sa inyo as a member ng Unity Network. No, sabi ko doon, pinapaganda natin yung ating support page o yung ating knowledge base website, no? And tinanong ko kayo doon kung ano yung mga common question na itatanong sa inyo ng mga members nyo, kung ano yung mga question na natatanong sa inyo ng inyong mga prospects. Okay? Dahil gagawin natin, we will produce answers dun sa mga tanong na yon, and gagawin natin siya mga article. Okay? Para next time, no, pag tinanong ulit sa'yo yung mga common questions na yon, yung mga tanong na laging na itatanong, next time ang gagawin mo lang, ibibigay mo na lang sa kanila yung link nung article na yon, no, yung knowledge-based article na yon. Para hindi ka na mahirapang sagutin yung tanong na yon, di ba? Okay ba yon? So yun, pagtulong-tulungan natin na buuin yung ating knowledge base. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng knowledge base natin, ha. Ayan, kita nyo ba sa screen? Ayan, yung ating knowledge base area. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin for tonight. Paano pa natin pagagandahin siya? Paano pa natin siya pa i-improve? Etc. Okay? And kung may additional question din kayo about our business, I'm here to answer those questions para matulungan kita din na masagot yung mga questions na yan. Okay. So, batiin ko lang mabilisan yung mga andito na sa loob ng ating Facebook Live. No, siyempre si Dan Fastidio. By the way, mag-comment ka dyan sa baba and sabihin mo sa akin kung okay naman. No? Mabilis ba yung stream ng video? Naririnig mo ba ako? Okay, and pwede ka rin magpakilala, no? Kung gusto mo ng pa-shoutout, pwede ka rin maglagay dyan ng comment mo, sabihin mo kung saan ka nanonood ngayon, babatiin kita kapatid. Okay, so si Dancel Alan, hello brother. Si Yvonne Reyes, hello Yvonne, kamusta? Nabasa ko yung mga comments mo, mamaya pag-usapan natin yan, ha? Si Danny Florencio, hello brother, kamusta ka? Si Elmer, yan, good evening din. Si Sai, si Coach Sai, na-miss niyo na daw tayo. Oo, punta ka sa Sabado. Nakita-kit sa Saturday. Ha? Sa Titanium Seminar. Si Harry Lopez, hello brother. Kamusta ka? Si Ilan. I hope tama yung pagka-pronounce ko ng pangalan mo, brother. Good evening din from Abu Dhabi. Wow. Hello sa inyo dyan sa mga nasa Abu Dhabi. No? Sa mga TFC subscribers. Ayan. Loud and clear. Thank you so much, Peach. So, sige. Mamaya, pag-usapan natin yung mga frequently asked questions sa inyo. Pero ang gusto kong pag-usapan, unang question na sasagutin natin ay yung pinaka, isa sa mga pinakamarami, no, na nabasa ko dun sa comment, dun sa group page natin. No? And yung question na yun, ayan, pa-shoutout daw, Christopher Valdez. Christopher Valdez, shout out sa'yo. So, pinakaunang question na sasagutin natin ay yung pinakamaraming nabasa ko nga. Ano yun? Question na yun ay, ano ang product ng Unity Network? Okay. So, yan ha. Ano ang product na binibenta ng Unity Network at ng Ascending Profit System? Okay. So, ready na ba? Pwede na bang malaman kung ano yung sagot dyan? No? Kapag tinanong ka ng prospect mo, ano yung isasagot mo doon? Okay, actually may ginawa na akong knowledge-based
article, no, knowledge-based article para doon, para next time, kapag natanong ulit sa iyo ng prospect mo or ng kahit sino, members mo, client mo, customer mo, alam mo na kung anong sasabihin sa kanila. Okay? So ito. Ito, what product does Unity Network sell? So later, bibigay ko sa inyo kung anong link na to, no, gawa na to, although i-edit ko pa siya mamaya, dadagdagan ko pa siya ng information mamaya, pero kahit paano, meron na rin siyang ano, masasagot na nito yung tanong na yan. So ano ba yung product na binibenta natin sa Unity Network? Ang simpleng sagot ay knowledge. No, in Tagalog, ano Tagalog ng knowledge? Sino nakakaalam? Knowledge. Kaalaman, no? In Tagalog, kaalaman. So, pag may nagtanong sa iyo, ano bang binibenta ng Unity Network? We sell knowledge. Now, ang tanong ng iba, meron ba talagang bumibili ng knowledge? Meron ba talagang value yung knowledge? Okay, sagutin natin yan. Kilala nyo ba si late Ernie Baron? No? Sino nakakilala kay Ernie Baron? Si Ka Ernie. Ano yung sabi ni Ka Ernie? Yung palaging sinasabi niya kapag nagbabalita siya ng weather. Ano yung lagi sinasabi niya? Knowledge is package. Tama ba? Ano yan? Sige nga. Kapag walang knowledge, walang power. Yun. Kung walang knowledge, walang power. So anong power yun? Ito, explain natin. Power to make a right decision. Power to take action. O, di ba? Kapag wala kang knowledge, alam mo ba kung ano yung mga decision na gagawin mo? Most likely, hindi. And karamihan ng tao, walang proper knowledge about their finances. Kaya nagkakanda leche-leche yung kanilang finances. Okay? And yung iba rin, wala ding power. No? Walang knowledge about building a business. Kaya, hindi sila nakakapagsimula ng mag-build ng business o kaya naman, hindi nagiging successful sa kanilang business. So, balik tayo dun sa kaninang sinasabi, pinag-usapan natin. No? What do we sell? Knowledge. No? Kung walang knowledge, walang power. Now, ito guys, ha, question. Kung magkakaroon ka ba ng knowledge, no, na magbibigay sa'yo ng kapangyarihan, ano, ng capability para magawa yung tamang action, no? Para makapag gawa ng tamang desisyon, para pagandahin yung buhay pinansyal mo, no? No, para pagbutihin at i-improve yung business mo, no? Para maging successful financially. Tingin mo, meron bang value 'yon? Tingin mo, may value yun? Sige nga, mag-comment dyan. Siyempre, di ba? Meron. No? Kasi pag may knowledge ka, may power ka, pag may power ka, kaya mong gumawa ng tamang desisyon, kaya mong gawin yung tamang action, no? Kaya mong i-direct yung buhay mo kahit saan mo gustong papuntahin. Okay? Hindi ka maliligaw, in other words. Okay? Ano pa? O ito, another analogy, no? Analogy. Kapag pumupunta ka sa doktor, na pag nagpapa-check up ka, "Dok, may sakit ako eh. Hindi ko medyo hindi okay yung pakiramdam ko. Paki-ano nga? Paki-check na ako." No? So, i-check ka, tatanungin ka lang ng ilang question, no? Tapos bilang pagkatanong sa iyo ng ilang question, sisingilin ka na 500. Boom. Ngayon, tataka ka. Ba't ang mahal naman? No, tinanong-tanong lang ako ng question, tapos may binigay lang reseta, 500 na yun. No? Ano ba talaga yung binayaran mo dun? Clue, hindi yun yung reseta. Ano yung binayaran mo dun? Ang binayaran mo dun, yung kaalaman ng doktor para ma-identify yung ano, yung sakit na nararamdaman mo, etc. Okay? Kasi yung knowledge na yon, it took him years ng pag-aaral and experience, no? Para makuha yung kaalaman na yon. All right? So, sa atin, no? Sa atin,
Ano bang mga klaseng knowledge yung binibenta sa Unity Network? At bakit ba napaka-valuable niyan? Unang-una, saan galing yung knowledge na yun? Yung knowledge na yun ay galing sa mga online entrepreneurs, no? Online entrepreneurs na either milyonaryo na or kumikita ng six-figure earners every month, no? Okay? Now, kung ikaw interesado kang mag-build o magkaroon ng successful na online business, tingin mo, kanino ka dapat pakikinig? Doon sa hindi pa nakakapag-build ng any business before? Hindi pa nagbi-business kahit dati? O doon sa mga nagbi-business na at nagagawa ng maging successful yung business nila? Kanino ka makikinig? Kaninong advice yung pakikinggan mo? Okay? By the way, may kaibahan. Sabi ng iba, information. Ano? Di ba nare-research lang yan sa Google? Di ba libre lang yan? Di ba libre lang yan sa internet? Merong distinction, no? Merong pagkakaiba yung information sa knowledge. Yung information, to for example, kapag may nabasa ako sa libro, tapos sinabi ko lang sa'yo, basically information pa lang yun. Okay? Ngayon, kapag meron akong binasa sa libro, tapos in-apply ko siya, no? In-apply ko siya, and then nakakuha ko ng result, yung experience and yung natutunan ko na yun sa libro, yun, ang tawag na doon ay knowledge kasi na-apply na, no? Based na sa experience, based na sa actual experience. So yun yung pinagkaiba, no, ng information at ng knowledge. Mostly, yung mare-research mo sa internet, puro information lang. Now, most of the articles na makikita mo sa internet, sinulat ng mga taong hindi naman talaga nagbi-build ng business. Okay? So, ganon. Yun yung pinagkaiba. Oh. Okay, so, following that question. So, kapag naging customer ako ng Unity Network, knowledge pala yung makukuha ko. Paano ko makukuha yung knowledge na yan? No? So, sa atin, meron tayong mga different way para i-deliver yung mga knowledge na yun. Unang-una, meron tayong mga online courses. Ano yung mga online courses? Online courses ay mga videos, no? Video, siguro pamilyar naman lahat sa video. Diba? Yung video na yun, basically kapag pinanood mo siya, merong instructor na nagtuturo, no? Na sinishare kung ano yung knowledge, no? Knowledge na tutulong sa'yo paano mag-build ng successful na online business. Another, yun yung isang product natin, no? Online training videos, online courses. Now, pangalawang type ng product na meron tayo sa Unity Network ay yung mga seminars. O, diba sa seminars, sino na sa inyong mga naka-attend ng seminars before? No? Meron mga seminars na libre, meron din naman mga seminars na binabayaran. So sa atin, yung mga seminars natin, ang mga nagsasalita doon na speaker ay mga six-figure earner or mga milyonaryo pagdating sa online business. Okay? So, ikaw ba, tingin mo kapag yung speaker, no, i-share kung ano yung mga experience niya, kung ano yung mga nalalaman niya tungkol sa pag-build ng successful na internet business, tingin mo very valuable yun? Oh. Actually, may isa tayong partner, no? Si Paolo, no? Paolo Sonsa. Meron siyang aatinan next year na seminar, no? Sinabi niya sa akin. Meron siyang aatinan na seminar sa Singapore. No, doon sa seminar na 'yon, ang magsasalita sobrang successful, no? Si Tony Robbins. Kilala si Tony Robbins? Tony Robbins, ang bayad doon sa ticket para maka-attend ng seminar niya. Alam niyo kung magkano? Hulaan mo. Sige, hulaan mo sa pesos, ha? Sa pesos, hulaan mo. Alam mo magkano? 200,000 pesos, no, para maka-attend nung seminar na yun. Bakit? Kasi sobrang valuable na nung knowledge, no, na matututunan doon. Okay? Kasi subok na, no, at proven na yung mga ito tinuturo ni Tony Robbins. Okay, so sa atin, oh, yan, may humula. 25,000, congratulations! Mali! Si Mac Elbs, congratulations! Mali din, brother. So, ayan, medyo malapit si Yael, 100,000. Sorry, 200,000. Mga 200,000, imagine yan. Now, para kay Paolo,
tawag dito, worth it ba yung investment na yun? No? Para sa kanya, worth it yun. No? Kung yung knowledge na yun ay magbibigay sa kanya ng power, no, ng capability para kitain yung next million income niya, very valuable yun. Okay, so for example, binibentahan kita ng ano, magbibenta ako ng, sabi natin, ebook, no? Knowledge. No? Ebook na kung saan ituturo ko sa iyo yung step by step na ginawa ko kung paano ko nagawang kitain yung first million income ko sa business. Sa tingin mo, worth it yun? Tapos ang presyo niya, 3,000 pesos. Tingin mo, sobrang sulit nun? Sa tingin mo? Oo naman, di ba? Oo naman. So, ganun nag-work. Now, yung ibang tao kasi, pag sinabi nila kasing, pag narinig nila na information product, no, mga online courses, minsan, hindi pa sila familiar dun sa ganong bagay, no? So hindi pa sila sanay na ay may kailangan pa lang bayaran yung mga ganyan, no? So sa atin, sino sa inyo nakakaalam ng Amazon, no? Sino sa inyo nakakaalam ng Amazon? Sige nga. O, di ba sa Amazon, may mga tinda doon, mga libro, digital books, Audible, okay? iTunes, okay? iTunes, di ba, may mga podcast doon na binibenta, yung mga movies doon, nare-rent mo. Actually, yung mga movies, parang information products din siya eh. Kasi recording na siya. No? Recording na siya nung pelikula. Okay? Pinapanood mo na lang. And ngayon, parang ganun din. No? Ang pinakaiba nga lang, yung mga movies, design yan para i-entertain ka. Okay? Now, yung mga online courses, video din siya, pero design yon para bigyan ka ng knowledge. Okay? So, ganun. Okay, so balik tayo kanina, di ba? Anong mga types of products natin? Online courses. Pangalawa, training seminars. Actually, this coming Saturday, yung Titanium seminar natin. August 26 yun. No, this coming Saturday na yun. Ang lapit. Sino palang a-attend sa inyo? No, yun yung isa nating product. Okay, magsasalita doon. Again, mga multiple millionaires, no? Multiple seven-figure earners, mga six-figure earners, mga very successful pagdating sa affiliate marketing, online marketing. Okay? So, yun ha. Pangalawa, seminars. Pangatlo, ano, mastermind retreats. No? Mastermind retreats. No? Kung hindi ka familiar dito, basically, it's a vacation na may kasamang learning experience. No? It's a retreat, no? Bakasyon na imbis na magsasaya-saya lang kayo doon. No, dito ang ginawa natin, may enjoyment syempre, and at the same time, mayroong kasamang workshop, and at the same time, may kasamang mastermind. So mastermind, ano ibig sabihin nun? Mastermind, makakasama mo yung mga other successful marketers, other successful business owner, at magagawa mo silang kausapin, magagawa mo makipagkaibigan sa kanila, at magagawa mong tanungin sila ng mga tanong na gusto mong itanong, no? Kung gusto mong itanong ano yung naging secret nila for success, pwede mong magawa yan. So parang ganun. Okay? Yun yung isa nating product. So tatlo, online courses, training seminars, and mastermind retreats workshop. Okay? So yun, ang mga products natin dito sa Unity Network. Malinaw ba yun? Malinaw na ba sa'yo? Kung ano yung products ng Unity Network? O hindi pa rin malinaw? Sige nga. Sabi mo nga dyan, kung malinaw na. Nakaka-excite naman si Yael, sabi. Oo, sa Sabado na yun, ha? Titanium seminar natin. Yan, sabi ni malinaw na daw, sabi ni Yael. Yung online course, hindi free yun kasi nga product natin yun. Although meron tayong mga binibigay na free information, meron din tayong mga paid. So for example, yung isa nating product, yung Gold Masterclass.
Gold Masterclass, ang price noon ay nasa medyo mataas ng konti, no? Pero I believe it's very, very affordable and I mean, very ano siya, very worth it kung ikukumpara mo yung price dun sa value ng knowledge na makukuha mo. Okay? Dun sa Gold Masterclass, ang ituturo sa'yo dun, yung kung paano mo i-model yung sales system na ginamit ng company natin, ng Unity Network, na nakatulong sa atin para makapag-produce ng multiple millions of sales in the last couple of months. So kung ituturo sa iyo kung paano gumawa, no, ng sales process or ng sales marketing system, no, na magbibigay sa iyo ng multiple millions of income, tingin mo valuable 'yon? Ayun. 'Yun yung tinuturo doon. Okay, Gold Masterclass. Ayan. Okay, so next, proceed tayo sa next question. Next question na isa pang naitanong ng madalas doon sa group page post na pinost ko ay ito. Paano kumikita ang mga members ng Unity Network? Okay? How affiliate members make money with Unity Network? Okay. So yan, yan yung next question na sasagutin natin. First, tanong ko muna, sino sa inyo ang familiar sa SNR? SNR. Sino sa inyo ang familiar dyan? Familiar kayo dyan? SNR is a membership shopping. Na? Membership shopping. Ano ibig sabihin nun? SNR para yung ano? Para yung SM supermarket or hypermarket. Na? Grocery, may mga grocery. Okay? Ang pinagkaiba nga lang ng SNR, yung SNR, most of the time, mas mura yung mga presyo ng bilihin doon. And at the same time, mga unique. No? Kasi mga imported products yung binibenta nila doon sa SNR. Okay? Kaso nga lang, dito sa SNR, although mura at mga unique yung mga products nila, hindi ka basta-basta pwedeng makabili sa SNR. No? Kasi members lang, no, kaya shop membership shopping. Members lang ang pwedeng makabili dito sa SNR. No, kung sakaling hindi ka pa member at gusto mong makabili doon sa SNR, gusto mong makamura, so makakabili ng mga imported na products, ang kailangan mong gawin, magpapa-member ka. Okay? Magpapa-member ka, magbabayad ka ng application fee. Every year 'yun. No, kanina actually nagpa-member ako sa SNR. No, yung membership at I think 1,000 mahigit na every year. Okay? So pag member ka na, pwede ka nang pumasok, pwede ka nang bumili ng mga products nila, no? Take note ha, member ka pa lang. Doon ka pa lang pwedeng bumili. Okay? So sa Unity Network, paano kumikita ito ha? Related ito sa paano kumikita. Unity Network, parang din tayong SNR, parang ganun din yung business model natin. No, kahawig, no? SNR, kung ang SNR membership shopping, ang Unity Network merong membership website. Okay? Sa loob ng membership website na yon, doon tayo nagbebenta ng mga Unity Network products. Ng mga very valuable products, yun nga, yung mga training courses, mga seminars, at yung mastermind retreats. Kaso nga lang, hindi ka basta-basta pwedeng makabili, no? At makapasok doon sa loob ng Unity Network membership website. Okay? Kailangan mo munang mag-login at kailangan mo munang maging members para ka makabili. No? Kung gusto mo maging member, gusto mo mabili yung mga products ng Unity Network, gagawin mo, mag-a-apply ka at magbabayad ka ng application fee. Okay? Yung application fee natin, pinag-aiba lang sa SNR, sa atin one time lang. Okay? Kapag naging member ka na, no? Kapag naging member na isang individual, ang mangyayari, makakatanggap siya ng mga initial products. No, sa atin, may initial products. Ano yun? 10-step training, 30-day traffic program. No? May initial products na makukuha. And at the same time, pwede ka nang bumili ng mga other products. Doon ka lang pwedeng makabili ng mga other products. Okay? Now, proceed tayo doon sa question kanina. Paano kumikita ang mga members? Ganito. Bawat member ng Unity Network ay merong option,
no? Meron silang option na mag-refer din ng mga iba pang members, ng mga bagong members. No, please take note, ha? Hindi mo kailangang ibenta, no, yung membership ng Unity Network. Kumbaga, hindi ikaw yung kailangan mag-explain. Okay, hindi ka mag-explain, hindi mo sasabihin na ay itong membership to, ang ganda-ganda nito. Hindi. No, bakit? Kasi meron tayong mga ready-made website, mga ready-made videos na pwede mong gamitin, and yung mga videos at mga website na yon, yun yung mag-i-explain, hindi ikaw. Natrabaho mo lang magpapunta ng tao doon sa mga ready-made website na yon kung gusto mong i-promote yung membership ng Unity Network. So, ang focus mo lang, ha? Ang focus mo lang ay i-promote yung mga website na yon at yung mga ready-made videos na yon. Now, kapag napanood yun ng mga ibang tao, makikita nila, oh, ang ganda ng ano yan, ng membership yan, ha? Gusto ko din mag-apply. Kapag nag-apply yung nakanood ng video, yung nakapanood ng pinromotan mo, no, ang gagawin nila, no, mag-a-apply din sila. Okay? Now, kapag nag-apply sila, they will also pay the application fee, and kapag nakapag-refer ka ng bagong member, we will pay you 1,000 pesos. No, sa ibang industry, ang tawag nila dito ay finder's fee. No, para nakahanap ka ng bagong business o bagong customer. So sa atin, ang tawag natin doon, referral commission. Okay? So, yun yung unang way para kumita. No? Referral commission. Kaya hanap ka ng bagong magiging member ng ating membership site. Okay? Pero hindi pa doon natatapos yung kung paano kakikita. No? Dahil yung mga members na napapasok mo, again, ha? Bagong members ng ating membership website. Dahil member na sila, pwede na silang bumili ng mga other products. Ano yung mga products na yun? Online courses, seminars, mastermind retreats. Yun yung tatlong primary core products natin. Now, depending sa ano mo, depending sa membership level mo, kapag bumili yung mga member na yon ng mga products ng Unity Network, dun kakikita ulit ng mga commission. Now, for example, sa online course, yung gold masterclass natin, kikita ka ng 2,000 commission. No, doon sa seminar natin, yung titanium seminar, kikita ka ng 7,000 commission. Doon sa ating mastermind retreats, no, yung sa platinum mastermind, 11,000 commission. Bawat member mo na bibili ng product na yun. Okay, now, please take note. Ha? Ito, importante to. Please take note na hindi ikaw yung mag-e-explain at hindi ikaw yung magbebenta ng mga products na yun. No? Hindi ikaw. Bakit? Kasi meron tayong system at meron tayong mga sales team, no, sales representative na siyang mag-i-introduce at magbebenta ng product at ng mga membership levels na yon. Hindi ikaw. Okay? Sila yung gagawa ng hard work, sila yung mag-i-explain. Pag bumili sila, ikaw yung kikita. Okay? So, ganun nag-work. Ganun kakikita dito sa Unity Network. So, malinaw ba yon? Now, please take note, ha, na ito pala, importante rin. Hindi lahat ng members ng Unity Network ay qualified kagad kumita ng commission ng doon sa lahat ng mga products na yon, no? Doon sa gold, sa titanium, doon sa platinum. No, kung member ka na, kung gusto mong malaman kung paano ka magka-qualify doon sa lahat ng yon, please consult with your assigned coach. Doon sa naka-assign na coach sa'yo, tanongin mo siya, coach, paano ba ako kikita doon sa gold, sa titanium, sa platinum? Okay? Pero basically ganun, para tayong SNR. Membership shopping sila, tayo membership website. Kaya tawag dito sa business model na to ay affiliate marketing. Affiliate marketing, ano yan? Para din sa mga ano, other sales industry. For example, sa real estate. Diba sa real estate, kapag meron kang nirecommend na client, no? Tapos yung client na yun, bumili ng condo. Ano mangyari? Ano bibigay sa'yo? Diba meron kang komisyon? So sa atin parang ganun din. Okay? Dahil nag-refer ka ng member na bumili ng products, nabibigyan ka ng komisyon ng company. Okay? Yung iba, tatanong, paano ba kumikita? Hindi pa rin malinaw sa kanila, no? So, hindi pa rin malinaw sa'yo, ito yung pinakasimple. Kikita ka ng income dito sa Unity Network kapag merong sales na nangyari. Hindi manggagaling sa bula yung kinikita mo dito. Okay, iba kasi kala, ay, mag-i-invest lang ba ako dyan? Mag-join lang ba ako? Magiging member lang ba ako? Hindi po ganon. Walang ganon. No? Abnormal yung ganong business model. Kapag meron nagsabi sa'yo, nakikita ka, wala kang gagawin, kahit ano, wala yun, tumakbo ka na palayo. So, sa atin, ang focus mo,
magdala ng bagong member na magiging member ng ating membership site, no? And then we pay your referral commission, and then kapag bumili pa ng other products 'yon sa loob ng ating membership site, we pay you affiliate commission. Okay? So malinaw ba 'yon? Okay, so generation bonus, paano nag-work yan? Ito, pahabol ni Rayhana. Rayhana, ang generation bonus, parang ano siya, kung familiar ka sa second tier, no? Second tier affiliate marketing, parang ganun siya. So for example, parang ganito, kunyari ikaw Rayhana, no? Na-invite mo ako na maging member ng Unity Network. Okay? Now, sabihin natin, bumili ako ng Gold Masterclass, no? Yung Gold Membership. Doon sa Gold Membership, meron kang komisyon na 2,000 doon. Okay? Now, sabihin natin na nakapag-introduce din ako ng another member, no? Yung member na yon, ang pangalan niya ay si Peach. Sabihin natin si Peach. Si Peach, bumili din siya ng Gold Masterclass, nag-upgrade din siya sa Gold level. No? Ngayon, ako may commission ako na, magkano? 2,000 commission. Now, dahil ikaw yung nag-invite sa akin, no? Basically magkakadugtong tayo, meron ka tinatawag doon na generation bonus. Okay? Pangalawang level, parang ganoon. Okay? So magkano yung generation bonus? 500 pesos. Okay, kasi kung hindi mo ko in-invite as a member, malamang wala din si Pitch. Hindi ko rin siya may invite. So as a reward, meron ka ding tiyatawag na generation bonus. So dun sa gold, hanggang third generation bonus. 500, 700, 500. Okay? Okay. So meron bang question doon about sa paano kumikita? Paano kumikita? Okay, so later, ibibigay ko sa inyo yung ano nito. Bigay ko na lang sa inyo ngayon, no? Kung ano yung link nitong mga knowledge base na to, ha? Para mapupuntahan nyo siya. So, kapag next time, kapag may nagtanong sa'yo, paano bang kumikita dyan? Ano bang products ng Unity Network? Ang ano, pag yun ang question sa'yo, bibigay mo na lang yung link na yan. Si Cruz, Jacinto. Cruz Jacinto, panoorin mo yung replay. Hindi mo naabutan yung about sa product. No, meron akong 3 major products na diniscuss kanina. Okay? O, kung na-late ka, panoorin mo yung replay nito, ha? Okay, sabihin nyo sa kanya, kay Cruz Jacinto, kung ano yung products natin. Ano ang benefits? Ito question. Ano ang benefits ng mga members na bibili ng Platinum? Okay. Ang dalawang pinaka-primary benefit niyan ay yung una, makakasama ka sa next na Platinum Mastermind. Ano yung Platinum Mastermind? It's a retreat, yung in-explain ko kanina. Bakasyon, no, 3 days vacation sa isang resort, and at the same time, meron dong workshop, no? And kung hindi ka familiar sa mastermind, ganito ang explanation ng mastermind, no? Hindi yun yung mastermind sa mga drug lords. Ganito mastermind. Dun sa book na Think and Grow Rich ni Napoleon Hill, sino familiar doon? No? Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Sinabi niya doon na kapag ang isang individual, no? Kapag merong dalawang individual na nagpalitan ng magagandang ideas, okay, magpo-form yon ng tinatawag na mastermind. Kasi yung idea ko, for example, tatlo tayo, no? Yung idea ko, tsaka yung idea mo, right ka dyan, no? Mas powerful na yon pag pinag-combine. Okay? Yun yung idea ng mastermind. Now, ang ginagawa natin sa Platinum Mastermind,
pinagsasama-sama natin sa isang location, no, doon nga sa resort, yung mga top earners, yung mga millionaires, no, yung mga like-minded people sa ganitong business, online affiliate marketing. And then, doon, pwede kayong magpalitan ng mga ideas, pwede kang magtanong sa kanila, no? Parang gano'n. Okay, kung naka-attend ka na ng mga expo, no, sa expo, di ba, parang pinagsasama-sama lahat ng mga product owners, mga product producer, tapos pwedeng mag-gather lahat doon, sa lugar na yon, pwede kang mag-testing ng iba't ibang product, parang ganun din yung idea, pero in a mastermind, ang pinaka-benefit nun, makikilala mo yung mga tamang individual na pwedeng pagmulan ng mga gandang ideas na makakatulong sa'yo. Okay? So yon. And at the same time, yung platinum vault na tinatawag. So platinum vault, lahat ng highlight ng mga platinum mastermind natin, binivideo natin yun, nire-record natin yan sa video. For example, kagaya nung titanium seminar na gagawin natin sa Sabado, i-record din natin yon. Kung titanium member ka, ma-access mo yung recording ngayon. Now, pag platinum member ka naman, ang isa sa benefit mo, kasi isang beses ka lang makaka-attend eh. Now, kapag nagbili ka ng platinum mastermind, isang beses ka lang makaka-attend ng platinum mastermind. Pero, lahat ng mga platinum mastermind na gagawin natin, i-video natin yon, i-document natin yon, especially yung mga highlights, okay? And isa-save natin siya dun sa ating membership website. As a platinum member, ma-access mo yung mga highlights and replays na yon. Okay? So, sige, kung may question pa about dun sa mga products. Si Francis. Pamat, Francis, gusto niya daw maging business partner. Congratulations, Francis, no? And welcome sa Unity Network. Pwede ba mag-upgrade agad? Yes, pwede agad. Okay, after mo nung 30 tip, actually kahit bago mo ipanoorin yung 30 tip, pwede ka nang mag-upgrade. Magkano ang platinum? So, dinidiscuss lang natin yan sa mga existing members na and sa mga qualified members. So, paano ba nag-work yung platinum? Hindi kasi lahat pwede, no, na mag-upgrade sa platinum. Para malaman mo yung price ng platinum, mark, no, you need to consult with your coach. No, kung sino yung naka-assign na coach sa'yo, tanungin mo siya, kausapin mo siya, kasi siya yung mag-a-assess kung pwede kang ma-invite sa platinum. Okay? By invitation lang kasi yung platinum natin sa ngayon. Okay? Ayan, sabi ni Peach. Thank you so much, Peach. Okay, ito. Sige, ito pa. How about matching bonus? O sige, explain natin yan. Okay, matching bonus. Paano nag-work yung matching bonus? Ganito siya. Kapag nag-refer ka ng mga members, no, sa Unity Network, kumikita ka doon ng 1,000, no, commission. At the same time, kapag yung member mo na yon bumili ng Gold Masterclass, kumikita ka ng 2,000. Tama ba? Again, 1,000 for referral commission, and 2,000 para sa mga mag-a-upgrade sa Gold Masterclass and Gold Level. Now, yung system natin, tinatrack, no, kung ilang referral commission na yung kinita mo, ilang 1,000 na, at kung ilang Gold commission na yung kinikita mo. Okay? Pag umabot yon, no, yung 1,000 plus 2,000 na yun, pag umabot na yun, nag-accumulate yun, sabihin natin ginagawa mo yung business mo in 1 month, 2 months, sabihin natin naipon siya. At umabot yon sa 100,000 pesos. Ang mangyayari, no? Ano mangyayari? Ang mangyayari, dodoblehin nyo ng company. No? Dodoblehin nyo ng Unity Network. Babayaran ka ng Unity Network ng another 100,000 pesos matching bonus. Okay? Yun yung matching bonus natin. Okay, again, ha? Kapag umabot yung income mo from referral commission and gold bonus, no, gold commission, pag umabot yun ng 100,000 pesos hanggang 5 years yung time frame, no, dodoblehin yun, imamatch siya ng Unity Network, bibigyan ka ng another 100,000 cash bonus. Bakit may ganon?
para ma-inspire ka at ma-motivate ka na gawin yung business mo. Okay, reward namin yon doon sa mga affiliate natin na talagang pinopromote yung business at nag-a-attract ng mga bagong members ng Unity Network. Okay? So, kumita ka ng 100,000. Binigyan ka ng 100,000. Magkano na yung total income mo? 200,000 na. Boom! Parang ganon. Instant, naging doble. No? Okay, 200,000 na. So ngayon, hindi pa doon natatapos. Actually, ang tawag natin dito sa matching bonus ay matching million bonus. Okay? So hindi natin tinawag yun na matching million bonus nang wala lang. Ganito kasi yan nag-work. Di ba? 100,000 plus 100,000, 200,000 na. Pag dinire-diretso mo pa yung pag-promote mo sa business, no, yung pag-refer mo ng mga new members, pag nagdire-diretso pa yung mga members mo na nag-upgrade sa gold, at umabot yung commission mo ng 1 million. 1 million. Again, 5 years ha, ang time frame. Ano sa tingin mo mangyayari? Ang mangyayari, imamatch na naman yun ng Unity Network, papantayan yun ng Unity Network, dodoblehin yun ng Unity Network, at babayaran ka ng 1 million cash bonus. Okay? So instant, boom! 2 million kagad yung total commission mo. And walang ano yun, ha? Yung 100,000 and yung 1 million na yun, straight yun, no? Bibigay sa'yo, cash. Okay? Dideposit sa bank account mo. Okay? So, ganun. Malinaw ba yun? Yung matching million bonus? Pak na pak, o, di ba? Yun. Bakit meron pa nun? Actually, pwedeng wala na nun, eh. Di ba? Sa mga ibang affiliate program, wala na nun, eh. Pero, ginawa natin yon, nilagay natin yon para ma-inspire yung mga members natin na talagang seryosohin yung business natin. Okay? May age requirement po ba? Kailangan 18 years old pataas. Okay? Kailangan 18 years old pataas. Kung below 18 years old ka, kailangan mo ng guardian approval. Okay? Boom na boom at pak na pak, sabi ni Ken Lee. Ayan. Yung 100,000, Agustin, question ni Agustin, kung tax-free ba, yung bonus na 100,000, pati yung 1 million, tax-free na yun. Actually, meron siya tax. No? Ang actual na binabayad namin sa inon, 110,000. Okay? 110,000 mahigit. Tapos kakaltas namin dun yung 10% kasi may withholding tax na tinatawag eh. Kaya nagiging 100,000 na lang. Pero solid yun. Yung 100,000 na yun, solid yun. Okay? Yung 1 million na yun, solid yun. Pag kumita ka ng matching million, yung 1 million, actually sobrang 1 million yun. Okay? Kasi may 10% na withholding tax. Okay? Pero yung 100,000, pati yung 1 million, buo yun. Okay? Pero yung mga regular commission, ito. Yung mga regular commission ng members natin, yung 1,000, yung 2,000, 7,000, pati yung 11,000, mayroong 10% withholding tax yun. Okay? So, siguro proceed tayo dun sa isang question na yun, no? Na, bakit may bawas na 10% yung aking commission? Okay? Diba? Yun yung tanong ng iba. Bakit may 10% na tax? Eh, hindi ko naman binigay sa inyo yung TIN number ko. Ha? May ganun pa, no? Sungit. Sungit, no? Ganito yan. Every commission, no, ito, bibigay ko din sa inyo. Share ko na lang din yung screen. Ay, sorry yan. Ayan, kita nyo? How to properly pay taxes for your commission. Ayan, pag-usapan natin ngayon. Sali nyo sa tanong eh. Ganito yan, guys. Sa mga partners natin. Every commission na binabayad natin sa mga affiliate partners natin, dinideclare yun ng company, no, ng Unity Network, sa dinideclare yun ng Unity Network sa BIR, no, na company expense. Okay? Company expense yon in a form of commission. Tawag doon, commission expense. Now, kapag magde-declare kami ng ganung klaseng expense, nire-require ni BIR na yung 10% na expense na yon idiretso namin sa kanila. Okay? Ang tawag doon is expanded withholding tax. No? So, hindi tayo pwedeng tumakas dyan. No? Kasi requirement nila yan.
kung may dineklara tayo na ganitong commission, kailangan yung 10% yan automatic diretso sa kanila. Okay? Pabibigyan ko kayo ng link papunta dito para maaaral nyo yan. So, ano ba yung mga, ano ba yung expanded withholding tax na yan? Parang alam ko lang, VAT ah. No, actually, may mga iba't ibang klase ng tax, no? Merong value-added tax, merong income tax, at ito yung sa atin, expanded withholding tax. 10% yan ng lahat ng commission na kikitain mo. Okay? And again, parang ang ginagawa kasi ng BIR dito, kami na yung collector ng tax mo. Okay? Kaya diretso na namin ibibigay yan kahit hindi ka pa nagbibigay ng TIN number mo. Okay, now, next part sa tax, no? Ang total tax talaga mo as individual ay hindi lang yung expanded withholding tax. Ang tax mo talaga ay malalaglag yon sa income tax. Kasi income mo yun eh. Yung income tax, depende yon sa kung magkano yung kinikita mo. Pero pinakasagad ng income tax, 30%. So all in all, pag medyo malaki na yung kinikita mo, 30% talaga yung kailangan mong bayaran sa gobyerno. Para sa trabaho, di ba? 30%. O ganun, income tax. Okay? Now, kung 30% yun, eh 10% lang yung kinaltas ng Unity Network, paano yung 20%? Yung 20%, ikaw yung magbabayad nun, diretso sa gobyerno, sa BIR. Tawag doon, manual filing. And ito ha, ano lang, disclaimer lang, no? Hindi ako accountant, hindi ako tax expert, para kapag magbabayad ka ng tax, please mag-consult ka sa mga nakakaalam, no? Sa mga expert, sa accountant, sa mga expert sa ganitong klaseng topic. Pero in my understanding, ganun siya nag-work. Okay? So ganun, kaya may 10% kagad. Kasi required sa amin. Required ang company natin, yung Unity Network, nabawasan talaga yun ng 10%. Okay? Kasi una pa lang, dinideclare namin siya as an expense, as a commission expense na binabayad sa mga members, affiliate members. Sir, yung 1M po ba na commission nakuha na di umabot sa 5 year, counted po ba sa matching million? Hindi na, 5 year na eh. Jamalus, dapat in 5 years ma-hit mo yung target na income yun. And I believe yung 5 years matagal na yun. Okay? Nawala daw? Nawala ba ako? Okay, malinaw daw. Very clear regarding taxes. Thank you so much, Marcelo. So another question na pwede nating pag-usapan ay, ano ba? Ito. Ito, lagi itong maganda to. Bakit nyo pinalitan ang inyong pangalan? Why did you change your name from Ignition Marketing to Unity Network? No, kasi sa mga matagal na nating members, no, sa mga 2 years ago na member natin, meron tayong affiliate program din. It's called Ignition Marketing. No? Kasi itong Unity Network, nilaunch lang natin siya last year, no? October last year. Okay, so explain natin yan. No? Yung tanong na yan, bakit kayo nagpalit ng pangalan from Ignition Marketing to Unity Network? Okay? So, 2 primary reason. Reason na yon is branding and vision. Okay? So, explain ko yan sa inyo ng mas detalye. Pero, alam mo ba na maraming mga successful na company ngayon, no, na iba din yung pangalan nila dati. Alam niyo ba yon? Malamang hindi. Ito. For example, ha? Ito, for example. For example, alam mo ba na ang pangalan ng Pepsi Cola dati ay Brands, Milk, Brands Drink? No? Yung Pepsi Cola, yung kalaban ng Coke, no? Brands Drink ang pangalan nila dati. Yung eBay, sino sa inyo pamilyar sa eBay? Ang dating pangalan nila ay AuctionWeb. No, ito, Blue Ribbons Sport. Alam niyo ba kung anong company na yan ngayon? Company na yan ngayon ay, ang pangalan ay Nike. Okay? Yung PayPal, sino sa inyo gumagamit ng PayPal? Ang dating pangalan ng PayPal ay Confinity. No? Yung Starbucks, sino umiinom sa Starbucks? Alam mo ba, dati pangalan niyan ay ito, Il Giornale Coffee Company. Okay? Ito, pinaka-last example, yung Google. Ito, nakakatawa to. Example na to eh. Pangalan nila dati, Bakrab.
Backrub. So why company change their names? Yung iba, most of the time because of the branding. No, yung iba naman, vision. So sa atin, both. Both branding and vision. So balik tayo sa atin, ha. Sa Ignition Marketing kasi, kung ang reason kung bakit tayo nagpalit, no, ganito lang, simple. Explain ko sa inyo, ha. Explain ko sa inyo. Noong nagsisimula kami ng mga partners ko, no, sa Ignition Marketing, yung vision namin noon, maliit pa lang. No? Hindi pa ganun kalaki. Ang vision namin noon, we just want to teach people. Gusto namin turuan yung mga tao, yung mga Pilipino, kung paano kumita sa internet. And that's it. No? Simple lang. Okay? So during the past year, tumagal ng 1 year mahigit or 2 years yata yung Ignition Marketing. So during that years, no, during that time, maraming nangyari, no, maraming natutunan, no? And maraming nagbago. Okay? So for example, ang isang nangyari ay yung isang partner namin na nagkasama namin nag-form ng Ignition Marketing, nag-decide siya na mag-quit, no? Nag-decide siya na mag-focus sa ibang bagay. Okay? So yung co-founder namin na yon, yung partner namin na yon, napabayaan niya na yung role niya bilang co-founder. No? And by the way, Ignition Marketing is a partnership, naka-setup siya ng partnership, hindi corporation. No? So yun yung isang reason, may nag-quit. Tapos, and during those years din, dami ko natutunan, nagbago yung vision, medyo lumaki yung vision, at naging ambitious yung vision. Okay? So ngayon, ha, for example, kung dati, gusto ko lang magturo, gusto lang namin magturo sa Filipino kung paano kumita sa internet. No, ngayon, my vision for this company, no, yung Unity Network, ay to create a big community. No, community na kung saan yung mga tao pwedeng magpunta, pwedeng ma-inspire, at pwedeng matuto kung paano mag-build ng successful internet business para ma-achieve yung kanilang pangarap. And ang vision ko dito sa company natin, darating yung time na yung Unity Network, ito yung pinakamalaking community na merong pinakamaraming inspiring stories, no, sa internet. No? And people, we will inspire more people dahil sa mga nakikreate nating mga success stories. And nagsisimula na yon kahit ngayon mismo. Okay? O dahil dito sa bagong vision na to, no, ako, feeling ko personally, hindi na bagay yung Ignition Marketing. Kasi pag Ignition, di ba, parang simula pa lang, nagsisimula pa lang. Di ba, pag nag-start ka ng sasakyan, Ignition, yun actually yun, doon galing yun eh. No? Start a business, no? Ignition. No? So we will teach people to start a business. So medyo hindi na siya bagay, no, doon sa mas malaking vision. Okay? And at the same time, kailangan naming i-dissolve yung Ignition Marketing kasi nga, nag-quit yung isa naming partner. So kailangan naming i-dissolve yun. Okay? Kasi ganun eh, pag partnership lang ang isang organization, no, kapag may nag-quit na isa, no? Kailangan i-dissolve yun. Kasi pag may ginawa sa labas yun, damay yung mga partners niya. Alam nyo ba yun? Ganun yun. So, kailangan naman i-dissolve siya. And dahil na mas malaki na yung vision, I decided to form a new corporation under a new name. No? And yung name na yun, no? Yung magre-represent ng bagong community na gusto kong i-build. No? Kaya Unity Network. The name is Unity Network. Okay? Kaya nagbago. Now, ngayon, ang focus ko ay mag-dedicate ng maraming oras, maraming energy, at maraming resources para matupad yung vision nitong Unity Network. Para matupad yung vision ko dito sa Unity Network. No? So, paano matutupad yung vision na yun? Kasi vision, maging most inspiring, eh, no? Medyo ambitious yun, no? Most inspiring, bro, yun, no? Pinaka nakaka-inspire na lugar sa internet. Ang pinakamaraming success stories. Paano magagawa yon? Unang-unang gagawin natin, sa tulong mo, ha, kung member ka na, assuming member ka na, ganito natin gagawin yon. Unang-una, we will help 100 members to become self-made millionaires. Okay? 100 na tao, 100 member na magiging bagong Pilipino millionaire. No? Kapag nagawa natin yon, magkikreate yun ng ripple effect. No? Ripple, yun sa tubig, di ba? Pag naglaglag ka ng bato sa tubig, di ba? Boom. Mga ganun.
blok blok blok, parang ganon. Ibig sabihin, marami rin, mas maraming may inspire. Di ba, dami. You know, 100 naging millionaire. So, mas madaming may inspire, mas madaming magte-take ng action, mas maraming may inspire na kumuha ng pangarap nila. So, doon na magpo-fall yung next na step. Ano yung next step? No, to help another 1,000 people or more, no, na maging six-figure earner. And itong vision na to, gagawin natin siya in the next 5 years. No, 5 years. No? Okay? And by analyzing, no, inanalyze ko yung ano natin, yung benta natin, yung sales revenue natin, yung production ng company, ma-achieve natin to, no, itong 100 millionaires, 1,000 six-figure earners, ma-achieve natin to kapag nakapag-generate tayo ng total of 1 billion pesos total revenue in the next 5 years. No? So, 1 billion? Grabe, ambitious talaga yan. Ha? Kwentahin natin. Siyempre, pag may goal ka, kailangan detalyado. Di ba? Yan lagi natin tinuturo. Kwentahin natin yan. That's 200 million pesos revenue every single year. Okay? No, malaki, no? Malaki. And every month, kailangan makakapag-produce tayo ng 16,667,000 pesos every month. Okay? Ito, last month, our total revenue is 16,075 pesos. 75,000 pesos. Ibig sabihin, konti na lang. No? Konti na lang. May hit na natin yung target number natin per month. In other words, we are on the right track para ma-achieve ito. Ibig sabihin, matutupad talaga yung 100 millionaires na yan, yung 1,000 six-figure earners na yan. Ang tanong na lang, kasama ka ba dun sa 100 na magiging millionaires? Isa ka ba dun sa mga magiging 1,000 six-figure earners? Okay? So yon. I hope na malinaw sa inyo kung paano bakit nagpalit ng pangalan. Because of the vision and the branding. Okay? Alright! So yon. So yun yung mga bagong articles natin dito sa knowledge base. And again, continuous ko pa rin babasahin yung inyong mga pinopost na comment dun sa group page natin. And then basta yung mga pinopost nyo dun, gagawa natin yun ng specific answer dun sa knowledge base natin. Para next time, pag natanong yung mga yan, no, paano ba kumikita? Ano ba yung mga products? Bakit kayo nagpalit ng pangalan? Paano magbayad ng tax? Meron na kayong article na magiging reference ninyo. Okay? So, bibigay ko sa inyo ngayon yung knowledge base link natin, ha, para marireview nyo yung mga articles na yan. Okay ba yun? So, nagkaroon na ba ng linaw? Maraming bang nalinawan kung ano yung business na ginagawa natin? Kung saan tayo papunta in the next 5 years? Okay? So, mas magkakaroon pa yun ng linaw pag umatin ka sa Sabado sa Titanium Seminar. Very excited na kami dyan. Ilang tulog na lang. 4 days na lang. No, 4 days na lang, Titanium Seminar na doon natin i-announce yung mga bagong products natin, no, yung mga bagong system natin, yung bagong promo natin. Naku, sarap nun. Pag nalaman mo yung promo na yon, manggigigil ka. Baka hindi lang 1 billion sales yung mapunyos. So ito yung support that Unity Network, ha? Ngayon yung knowledge base natin. At puntahan nyo yan. And I hope nagkaroon ng linaw sa inyo yung mga question, and siguro sa susunod na araw, sagutin pa natin yung mga tanong na andon. Okay? Basta ang gawin mo, mag-follow ka dito sa fan page na to para every time na mayroon tayong ganitong Facebook Live training, manonotify ka. Okay ba yun? Ayan, excited much. Okay, so sa mga members natin, meron tayong actually live training with Coach Raymond Tabaque happening right now, no? 9 o'clock p.m., So, tatahimik na ako dito. I will shut my mouth. At mag-training na tayo doon with Coach Raymond Tabaque. Thank you so much. God bless you all. Thank you for trusting Unity Network. Thank you for being part of the community. Sama ko dito si Coach Gico Pocholo Salud. Yan, coach nyo yan, no? So, yan, makikita nyo rin siya sa Sabado sa Titanium Seminar. So, hope to see you there. Thank you. God bless sa inyong lahat. More power. Bye-bye.